hanggang sa mga huling araw ng pangangampan niya, patuloy pa rin ang patutsadahan ni na dating Pangulong Erap Estrada at Manila Mayor Alfredo Lim. Patuloy ang hamunan nila habang sinusuyo ang mga botanteng pipili kung sino ang mamumuno sa Maynila. My report, si JP Soriano. Sa isang pulong ng mga asosasyon ng mga barangay kanina, muling humirit si dating Pangulong Joseph Estrada laban sa katunggali niyang si Mayor Alfredo Lim. Kaya nga lolong po ang tawag masyadong buwayang. Ang lolong na sinasabi ni Era, ang buwayang nahuli sa agusan at naitala sa Guinness na pinakamalaking buwaya in captivity bago mamatay. Hindi rin pinalagpas ni Era pang muling nabuhay na isyo ng citizenship ni Lim. Ayong aking pagkatunggali, kaya hindi mamakita ang kanyang Nakausap namin si Lim sa kanyang pag-iikot sa Baseco compound. Sagot niya sa patutsada ni Erap tungkol kay Lolong. Hindi naman labanan ito ng siraan eh. Labanan ito ng track record. Bakit gano'n kung magsalita? Bakit parang walang pinag-aralan? Mm-hmm. Eh sa bagay, hindi naman yata nakatapos ng kolehiyo yun eh. Kumpiyansa rin daw si Lim na walang kahantungan ang issue ng birth certificate na sinasabing fake. Meron naman daw kasi siyang ebidensya na Pilipino siya. Kung wala akong maipakita, mag-withdraw naman ako. Ba't hindi niya tanggapin yung hamon? Okay. Eh wala siguro masabi. Kaya siguro alam niya matatalo na siya. Kaya ako ano-ano lang mga sinasabi. At habang kapwa kumbinsido si Estrada at Lim na sila ang mananalo pagkatapos ng eleksyon, may mensahe sila sa mga botante ng Maynila. Babalik po natin ang pagtitiwala ng ating pamamayan sa ating piliin ninyo yung karapat-dapat. Siguro naman, hindi pipiliin yung convicted for plunder at ang sentensya habang buhay. JP Soriano, GMA News.